be abolished in his flesh from the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of one new man, so made in peace. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. They are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Sabay-sabay. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Pray, Lord, salamat sa inyong mga salita na very familiar chapter. We pray na makita rin namin yung ibang party dito, Panginoon, na may kinalaman sa pamilya, household of God. I pray na kayo po bilang aming ama, salamat po Lord sa inyong pag-ampon sa amin. At kami po ay inyong, ngayon ay kabahagi sa inyong pamilya. I pray kayo po ay maggagabay sa amin sa mabagay, Panginoon, na nahihirapan din kami, Lord, minsan sa pag-unawa sa inyong salita, Panginoon, na medyo malalim. Ganun din po, Lord, in accordance, Panginoon, sa pagiging banal, Panginoon, ay alisin namin yung mga kasalanan at gawin naman po yung mga bagay na dapat namin gawin. Minsan may madaling intindihin pero mahirap apply. Minsan naman intindihin pa lang, mahirap na. So I pray, tulungan niyo po ang bawat isa sa ganito palang bagay, sa inyong lingkod, Lord, na pag-deliver ang inyong mensahe ngayong umaga. Kaya po malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mako po na po. Good morning po sa lahat. Title po nito is The Household of God. Medyo simple lang, no? Kaya mag-focus tayo sa yung pinaka-point natin talaga ngayon, makita natin. Obviously ay tayo maglingkod sa Diyos ng pamilya. Okay, maganda po yung maglingkod sa Diyos ng mag-isa, kasi mas maganda yung pamilya kayo po. Amen? Yung mga sinong mag-isa dito sa church? Ayan, so ayan. Marami tayo dati, ako din. So, pero panalangin natin, yun ang the best. Ngayon, kung di mo masaking pamilya mo, at least, pag nagpamilya ka in the future, ganun yung goal mo, hindi kayo mag-isa. Amen? Kasi mas malakas eh. Pero tsaka another team natin today, obviously, ang pinaka-pamilya talaga natin ay, kaya nga sabi dyan, household of God eh. Household of God. Pag sinang household, parang pamilya. Sa panahon natin, ganun po yan. Or, yung household, parang may mga kasama dyan eh. Hindi lang yung pamilya mo, kung meron kayo inampon, kasama na yan. Kung meron kayong pinsan-pinsan na talagang kasama na sa inyong household, yan ang term ngayon eh. Pero pinakaano talaga ng household, family. Atomic family po yan. Kaya naman, ang subtitle actually nito is the best family there is. The best ba yung pamilya nyo? Natawa kayo. Basta parang hindi eh. Yun nga maganda dito. Kung Kristiyano ka, may pamilya kang, the best. Yung church yun, family of God. Ito natin kanina sa 19. So anyway, yan ang ating ano ngayong umaga. So, introduction. Yan tayo, maraming verses actually dito. Tingnan natin, biblical ba yan na tayo anak ng Diyos, pamilya tayo ng Diyos? Eh, lagi natin sinasabi yan. Pero this time, ano lang natin, yung spiritual family na tinatawag. Isa-isa yun po natin mga verses na talagang yun po yung sinasabi. Okay? So for example, Deuteronomy ito, Old Testament po ito, hindi ko na sinama lahat, hindi ko na masama. Yung sabi po dyan, 14:2 ng Deuteronomy ay, "For thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself." Familiar? Ano yan? 1 Peter 2:9-10, di ba? "A peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth." So, hinirang tayo. Okay, hindi Israel yan eh. Eh ngayon, mga Kristiyano na yan. Okay? So, mag-focus tayo sa ibang time dyan, pero yun na po ang katotohanan. So, kung tayong people of God, di ano tayo, para tayong pamilya,
Amen? Six people. Tama ba to? Anong mali ah? 36 siguro to. Wala din 36. 36 nga. Wala 36. Anyway, Hosea 11:1. Nakuha ko eh. Hosea 11:1. Sabi dyan, when? Kayo pa magbasa? Ready, go. When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Sino daw yung anak ng Diyos? Okay, so nakita niyo yun. So again, people of God, Israel, dati yan, ngayon, church. John 1.12, syempre, familiar. Nakikote nga ng mga young people, John 1.12, ready, go. As many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Okay, thank you. Sa Romans 8 naman, 15, ako lang, sabi dyan, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. So again, ang isa lang pong anak ng Diyos, si Jesus lang, only begotten Son of God. Pero paano tayo naging pamilya? Inampon tayo. Amen? Pag ikaw inampon, parte ka na ng pamilya. Kung matino yung nagampon sa'yo, okay, walang discrimination doon. Ang lagi natin tinatakin sa Israel, ganun yun. Kahit hindi kayo anak ni Abraham, sumamba ka sa tunay na Diyos, inadapt ka na doon sa bayan ng Diyos, yung batas nila, yun na rin ang batas sa'yo. Tapos magkakaanak ka ngayon, yun na yun, Israel ka na. Panahon nila, amen? Kaya yan, tayo inadapt. Kaya sabi dyan, whereby we cry, Abba, Father. So, tayo ay anak ng Diyos. Ang tawag natin sa Panginoon Diyos ay Ama. Hanggang 17, sabi dyan, and if children, okay, kung anak ka, ano ngayon? So, kasama doon sa pagiging anak, ikaw ay tagapagmana at kung ano nga, kung mayaman yung nag-ampon sa'yo, uy, ito na yung bahay ko, ito yung bahay ni, ano. Ganun yun. Kaya, napakaganda, no? Ang Panginoon, kung ano yung kanyang inalalagyan, sabi din niya sa John 14, doon tayo. Kaya joint heirs, heirs of God, joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. So, kaya huwag kayong manghinayang na kayo ay, minsan naghihirap din kasama ng Panginoon. Okay? Kasi, pag rewarding time naman, eh, pare-pareho din tayo. Amen? Yan yan. Yung mga anak minsan sabihin, kaya ako ganito kasi yung tatay ko ganito. Ganun talaga. Tanggapin mo yun. Tumatanggap ka ng blessing, tumanggap ka rin ng pagsubok. Ganun talaga. Ay, Stephen. Ito ka, Stephen. And then, Second Corinthians 6:18. Sabi po dyan, and will be a father unto you, and he shall be my son. So, dati, hindi tayo anak ng Diyos, at magiging anak tayo ng Diyos. Napansin niyo po yun? And shall be my son, kung ako yung anak, ama nyo, kayo ay mag-anak at mga anak ko mabae at mga anak ko nalaki. So, Galatians 4. Pakaya na lang po yung ano ha. Kaya ayos. To redeem them that were under the law. Again, sa'yo ay inutukoy dito. Lahat tayo under the law. Pero, pag tayo tinubos kasi hindi tayo maliligtas sa paggawa ng batas eh. Okay? So, mamaya, tutukoyin dito. Nung si Kristo nga ay niligtas tayo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagbubuhay magmuli. Okay? Sabi dyan, tayo tinubos that we may receive the, inulit yung kanina, adoption of sons. And because your sons, God has set forth the spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Pareho lang. Matthew 12:50. Abba, parang salita lang yan na
nagsasabi sa atin na parang sweet yung iyong ano sa tatay mo, hindi ka yung tipong ngayon sa US ang tawag lang nila sa tatay nila pangalan. So okay lang din yung kung may sweetness pa rin, di ba? Kaya siya sabi ko sa inyo, last time sa inyo, sabi yung tawag ng mga Amerikano minsan, my old man. Yung matanda sa bahay namin, parang pangit naman nun, di ba? So, hindi maganda. So, pag may sweetness kayo, hindi lang yung tatay, tayo, pengin ng baon. Maganda yung may sweetness. So, kaya dinagdagan niya yun. Ganda yung tanong, no? Okay, so, at again, ang tinukoy dun, yung mga Kristiyano. And Matthew 12:50, sabi naman dito, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. So ito po yung kwento na, again, para siyang inaasal dito eh. Yung mga time ng Panginoong Jesus, yung mga kapatid niya, tsaka yung nanay niya, hindi pa man ang palataya or medyo mahina, ganyan. So, anong nangyari doon? Nag-preach siya, ginagawa niyo kalooban ng Diyos, tapos para siyang tinatawag, parang ganun. So, yung iba din naunawaan nun, pero talagang ano yun. Kaya may natutunan tayo dito nung tinawag niya yung mga disipulo niya na ang kanyang nanay, tatay. Okay, wala siya tinawag na tatay pala, sorry. Nanay, tsaka mga kapatid. So, malinaw ba? Tayo anak ng Diyos, baka hindi pa malinaw sa inyo yan. Again, ang problema kasi sa time natin ngayon, sobra naman. Kahit mga unbeliever, feeling nila anak sila ng Diyos. So, tayo, ina-align lang natin sa Bible. Pagligtas ka, tunay kang anak ng Diyos. Pero better kung member ka sa local church para talagang ma-apply mo dahil ma-apply mo, matutunan mo dahil matutunan, makontrol ka, matuluan. Introduction pa lang po tayo. Dito tayo sa Luke 8:21. Ganun din po yun. Ephesians, dito na lang, Romans 9:26. Mga adult naman. Ready, go. Okay, malinaw po. No? So, may time na hindi tayo anak ng Diyos, pero ang tinutukoy ko actually ito, mga Gentiles. Okay, yung mga mayabang, yung mga Hudyo, hindi lahat ha. Pero iba kasi, ang identification nila sa Diyos, yung pag-anak anong kung sino, yun na yun. Is mali. Dapat manampalataya ka sa Diyos. Ngayon, kahit yung mga Gentiles ngayon, hindi tayo anak ng Diyos dati, sabi dyan, it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, hindi kayo people of God kasi wala ka daw sa lugar na ito yung mga people of God, dito ka, hanggang ganun. Ganun tayo mga hindi Hudyo dati. Kaya sabi dyan, ang prophecy is, sila ay tatawagin kahit wala sila sa lugar, sila ay magiging people of God. So malinaw po yun. So hindi lang sa Hudyo yan, sa mga lahat ng manampalataya, paano magiging, saan mga po-fulfill to, walang iba, kundi yung mga naligtas, yung mga hindi kalahi ni Abraham at ni Jacob, okay? So, malinaw na ba yung church ang people of God ngayon and therefore the household of God? Anong gagawin natin ngayon? So, actually, yung pinaka-tema natin ngayon, again, the best family there is, kasi para tayo ay makontento at magalak, sabi nila, ma-proud, hindi ko ginagamit yung proud eh, thankful. Magpasalamat ka. Alam nyo ba yung thankful? Hindi ka mayabang. Oh, baptist ako eh. Wala namang gumagawa. Pero ngayon meron ha. May naasad ako din mga baptist day ngayon eh. So yung mga comment, amen, praise the Lord. Yung iniisip ng mga Catholic, ba't walang Catholic day? Ito. Alokohan itong mga to eh, no? Iglesia day. Anyway, pero hindi tayo ganun. Pero thankful tayo, andito tayo. Amen. Sino dito yung naging baptist na kung saan-saan kayo nang galing, di ba? Ngayon, masaya kayo. Na-appreciate yung ano meron kayo. Sana. So, ma-appreciate natin and lumago tayo, maglingkod tayo kasama ang ating pamilya. Walang iwanan. Yun ang gusto kong ano dito eh. Walang iwanan, ha? Ngayon, again, kung may legitimate cause kayo, parang si Brian nga, sabi ko naman sa kanya, Brad, mag-isip ka. Ba't may iwanan yung kinalakihan mo na? Diba? Kaya nag-struggle din siya. Pero, naghahanap siya ng mas ano eh. Kasi yun nga, iba doon. Pumapasok na rin sa kanila yung ibang version. So, nakakatakot na yun. Diba? Kaya, ito, matalino din. Kaso, asawa na siya. Kailangan dala niya yun. Diba? So, kaya pray natin.
So, na ba ako? Okay, so, today, this morning, tapusin po natin ito ngayon. Ano ba yung mga characteristics? Bakit natin sinasabing the best? Ang church, ang family of God sa, ito, sa present time natin ngayon. Yun lang pala eh. Kailangan lang pala ng kain eh. Madaming biskuit dyan. Okay. So, meron tayong 4 points. Bakit tayo dapat magalak, magpasalamat sa Diyos, at hindi natin iwanan yung pamilya natin. Ikaw ba, iwanan yung pamilya mo? Nagugutom yung kapatid, bahala ka, basta ako, ganyan. Hindi ganun, yung matitin ng pamilya, minsan nga, di ba, nagkasakit yung isa titigil sa kung anong kailangan yung tumigil para lang matustusan, for example, di ba, ng pag-aaral yung isa. Ganun ang pamilyang maayos, nagmamahala, nagdadamayan. So, huwag nating iwanan, lalo na sa mga walang kwenta-kwentang bagay. Again, may legitimate ano ka, doon ka lilipat, at kung mag-a-upgrade ka, katulad ni Brad, maganda po yan actually. Amen? Ang pamilya naman natin sa Diyos naman eh. Kaya ito yung pangalawang pamilya natin, yun, church naman, local church. So, mayroon tayong 4 points, tingnan natin ngayon. I-reflect nyo yung buhay din ha. Kung tingnan nyo, ewan ko, anong plano nyo sa buhay nyo, mga bata, at saka mga adults. The best yung family nyo, aalis pa ba kayo? Okay, number one, bakit? Ito ay the best family na sinasabi natin, pamilya ng Diyos. So, number one, ang obvious reason dyan, pag meron kang the best family, ano, the best ka rin. Ganun yun sa pupunan ng mga basketball, ganun yun po yun, di ba? Hindi nga mahilig dyan, pero narinig ko lang kasi lagi. Paano naging the best champion sila ngayon? Magaling siyempre yung coach, magaling din yung member. Ganun po yan. Minsan, basically, ganun. Kaya ayaw ka rin manood niya kasi nga minsan, pera-pera lang din. Tama, hindi. Kung sino, maraming pondo ngayon, bibili nila, re-rentahan nila, kung anong tawag nyo dyan, i-drop nila yung pinakamagaling. At siyempre, dapat magaling yung coach. Bandang uli, sila mag-champion. Tapos, huwag na yung manood ng basketball, yun lang yun. Diba? Pero gusto natin makita dyan, di, okay lang din minsan. Pero, the best yung member, the best yung grupo. Amen? Yung collection nila. Sa case natin, yung church. Kaya yung family natin, the best, bakit the members of this family or household are saved? Sabi dyan, oh, Paul, amen ba? Amen. Are you saved? Amen. Baka hindi. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, sorry, chapter 2. And you, hath he quickened, pwede rin yun, okay? Sinulat sa Ephesus, chapter 2, sabi, kayo ay binuhay niya, na dati kayong mga patay sa inyo, mga kasalanan. Amen? Amen. Alam niyo, yun ang maganda dyan eh, yung iba. Kaya parang walang pag-asa sa buhay, nakakita naman yung ganun tao, ala na, yung tatay ko ganyan, yung nanay ko ganyan. Kaya yun, ganun ko ito ni Pastor eh. Huy, anong pangalan mo? Ako po si Demonito. Pangit ako ng pangalan. Ba't mo nasabi? Eh kasi po sabi nung nanay ko, minura yung tatay ko, demonyo ka! Sabi naman nung ikaw, demonya ka! Sabi nung kapatid ko, makalayas na nga sa impyernong bahay na to. Yan ang kwento ni Pastor eh. Kaya pala yung bata, tinanong mo, kawawa naman. Amen? So huwag sana tayong ganun. Kasi kung ikaw iligtas, may pag-asa ka lagi. At yung mga kapatid mo dito, may kapatid ka sa labas na, alam mo na, kapatid mo lang sa laman, tanay mo sa laman, may pag-asa ka dito kasi members pa lang, ligtas na niligtas ng Panginoon, pinagsama-sama tayo dito ngayon. O yan yung conclusion. Maganda yung kalalabasan ng ating pagsasama. Amen? Okay, kaya sabi dyan, sa verse 20, sabi dyan, no, we're in time, to tinutukoy pa rin tayo. Sabi niya, we're in time past, he walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, si Satan yon. The spirit that thou worketh in the children of disobedience, yung spirito nila, ibig sabihin, hindi nila makontrol. Bakit parang walang pag-asa, walang kwenta, puro kasalanan. Sabi niya, among whom also we are had our conversation time past. To the last of the flesh, kaya paano magkakaroon ng payapayaan dyan? Ito, loko-loko, ito, hindi makontento, ito naman, gusto rin niya, magsasapawa na yan, mag-aaway na yan, kasi nga lahat gusto pang sarili. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind, pati utak.
whereby nature the children of wrath even as others. So sigurado ka sa impyerno. Ang hirap doon, no, pag hindi ka ligtas. Pero pag na-address yung pinaka-problema natin, which is kasalanan, o ano mangyayari? Yung mga tao ngayon, ha, mga example lang to na hindi ganun kaganda, pero may mga tao sabihin, magkaroon lang ako ng pera, solve lahat ng problema ko. Tama, narinig nyo na ba yun? In a way, parang tama. Kasi pag may pera ka, di bibili mo to, di ganyan. Tapos, wala na problema. Ang problema, yung pera nauubos. Yung pera, kahit makuha mo yun, mabilis yan. Paano mo sustain yan? So, hindi problema ang pera. Kinikita lang yan. Ang problema, kasalanan. In general, ganun yun. Kaya may nag-away dito kasi hindi maayos ang isip. Makasarili. Tamad. Hindi maayos, hindi matalino. Kasi nga, hindi na-instruct. Ina-invite mo sa church, ayaw. Ano pa? Kasalanan. Eh, kaya naman kasi ako gano'n, ganito yung tatay ko, ba't gagayahin mo pa? Kung nilinis ka na ng Diyos, kung niligtas ka na dyan, inalis ka na dapat dyan, natili ka ba dyan, gagawin mo pa rin yun. So, hindi ko sinabi, iwanan nyo yung pamilya nyo dito, unsaved, tulungan nyo. Pero ayusin nyo yung pamilya nyo dito, sa church. Bilang kung anak ka ng Diyos, dapat malinaw sa iyo, anak ko ng Diyos, magpa-participate ako, gagalangin ko yung tatay ko, susunod ako sa kanya. Amen? Sana malinaw yun, ha? Hindi natin iiwanan mo yung pamilya. Sabi ko nga sa inyo, kung tatay, ang anak kayo, ganyan, sabi, bawal ka mag-church. Sumunod ka. Mag-pray ka lang. Huwag ka mag-stop mag-communicate sa church. Tapos, pag-laki mo, di mag-decide ka ng tama pa sa sarili mo. Okay, ang kasalanan ay na-instruct tayo against sin, eh, galing yung problema sa kasalanan. Ano mangyayari sa iyo ngayon? So, na-purge yung, ito yung problema, tinuruan ka, paano labanan to? Una, niligtas ka dyan. Ibig sabihin, hindi magkakasala na, ibig sabihin lang, alam mo kung paano labanan to kasi, amen? So, andun yung pag-asa natin. Okay, number one, ha, bakit ito yung the best family of God? Kasi may mga member ligtas. Therefore, the best people. Okay, tapos alam natin yung kasalanan na labanan natin. Verse 9, ito pa yung isa dapat labanan natin. Sinong mayabang dito? Hindi ka nang magsasabi, di ba? Pero nagmamanifest siya sa action mo tsaka inaction mo. May mga bagay ka hindi ginagawa kasi mayabang ka. May mga bagay na ginagawa kasi mayabang ka. Pero sabi sa atin, alam, very familiar verse, paano ka naligtas daw? By faith. By grace, through faith, hindi ka pwede magmayabang doon. Siya yung kumilo, siya nagbayad, tinanggap mo lang. Kaya sabi niya, not of works, lest any man should boast. Eh, mga problema sa pamilya, eh. Kaya nagkaka-problema, yabangan, pagalingan minsan, di ba? Madalas. Iwasan natin yun, amen? Hindi ka naman naging panganay kasi magaling ka eh. Nagkataon lang, binigyan na, naging panganay ito. Huwag mong anuin yung bunso. Tapos yung bunso naman, mas magaling ako. Ay, mas gagaling ako. Parang yung kuya ko, mas matanda sa akin. Pero isipin nyo, i-perform mo na lang yung may tutulong mo para sa pamilya. Ganon din sa church. Okay, ano pa? Sabi sa verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called uncircumcision in the flesh, made by hands. Ang focus dito po, yung mga Hudyo, mahiyabang, dahil lang ako, anak ng sino. Hindi ganun, kahit pag nag-anak ka ng Diyos, wala na, kasi kahit sinong anak ka pa eh, kaninong anak ka pa, nag-anak ka ng Diyos, kalooban niya ng Diyos, sabi sa John 1:13, ano yung sabi doon? Which were born not of blood, nor the will of the flesh. Kabaliktaran nito. Yung mga circumcision, kaya mayabang, sila gumawa, tutuloy ka namin, belong ka na sa amin. Walang ibang gumagawa niya, kami lang. Pero ngayon, yung mga naligtas ng Diyos, kahit sa laman, di ka tuloy ka pa rin. Amen? Kasi hindi yung kalooban ng tao, hindi ng laman, kundi ng Diyos. Amen? Amen ba? Amen. Isipin nyo lang, paano ka maliligtas? Naligtas to kasi... Talaga nag-focus ako dito, naligtas.
At hindi will of man din yun. Diba? Pero hindi rin. Nakikita yung iba. Kanya anak ng pastor minsan. Anak ng usino. Diba? Minsan yung mga kapitbahay natin, talaga pinag-pray mo. Ginawa mo na lahat. In-invite lahat. Oh, galing ako dito eh. Ay, wala po ang time. Hindi pa mga first base. Kasi may mga bagay na gano'n, natanim siya. Kahit anong gawin mo, hindi mo pwede sabihin, siguradong maliligtas si kung sino man yan. Kaya kung naligtas yan, kalooban ng Diyos yun. Hindi kalooban lang ng tao pinilit. Amen? Amen. Sana natin natin yun. Kaya lalo tayo magpasalamat. So again, ha? Instructed against sin, boasting is not encouraged sa pamilya ng Diyos, kaya maganda yan. The best yan, kasi mga ligtas. In-instruct tayo laban sa kasalanan. Hindi pwede sa ating yabangan. Sa ibang lugar po, in-encourage yung yabangan. Bandang walang magkakaproblema. Ba't kaya tayo nagkaproblema? Magtatanong ka po. Eh, puro yabangan kayo eh. Sa company, madalas ganyan. Kahit saan. Kasi in-encourage nila. Kasi yun ang way nila eh. Pag mayabang to, magsisipag to, therefore magsisikap, bandang uli, okay na sa kanya magyabang kasi galing siya eh. Bandang uli, may conflict na pala dito. Yung mga mayabang minsan, walang alam yan eh. Alam magyabang. Oh, pag nawala yung importanteng tao talaga na yung gumagawa, wala na. Hindi natin magawa yung dati natin magawa kasi ang yabang mo kasi hindi mo yung na-appreciate yung isa, siya pala yung gumagawa. Kaya iwasan po natin sa church yan, amen? Isa sa mga main ano sa church, yung being humble nga. Inasabi ko lang kasi minsan di ko rin maintindihan bakit sa church. Ba't nakakapasok pa yung mga ganyan? Anyway, bilisan natin. Boasting is not encouraged, not by the will of man. Nabanggit ko na kanina. Ito yung magandang point. Eh. Sa 15, sabi po dito, having abolished. Sino dito ang destroyer? Hindi lagi masama yan ha. So, ito nung sinira namin to, kala mo madali lang eh. Ano mas madali? Mag-build o magsira? Mas magdali. Depende rin. Eh, kung matibay yan, madali lang maglagay kasi simento yan, haluin mo, saka titigas eh. So, wala masyadong effort, pero pag sisirain mo, matibay. Ang hirap yan. Ganun din tong mga to. Yung iba nga, kung anong nilagay na satana sa'yo, kung mayaman ka, ang hirap maligtas niya, mayabang, matalino, pero naligtas! Ano yung isa sa mga sinira ng Diyos sa'yo? Ngayon siyang inabolish pride. At sabi dito, yung particular dito, yung pagkakaaway nyo, kalabang ka ng Diyos dati. Tapos aalisin niya yun dahil namatay si Kristo para sa'yo. Ngayon kung na-appreciate mo yun, galing mo. Paano na-appreciate? Paano ko naligtas ang yabang ko? Yan ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Kaya hindi rin tayo dapat maging mayabang. At ito pa, yung mga, alam niyo kung saan nauso yung mga, nasana yung mga Hudyo, paano may mga Kristiyano yung mga Hudyo? Eh, nasana sila, sila na yung magaling, ganyan-ganyan. Kami lang ang mahalan Diyos. Ang hirap doon. Pero ang ginawa ng Panginoon, sinira niya lahat yun eh. In a way, ha? Finulfill niya yun, ipinalit niya, itinuro niya yung tama. Hindi yung kabanalan ng Diyos sa pagpatay ng hayop, tapos, wave, tapos, yeah. Okay, banal na ako. May sinisimbolize lang yun eh. So, inalis niya yun, inabolish niya yun. Ano nangyari? Nawala yung pagkakaaway. Alam niyo ba, nakita ba kayo ng mga magkakamag-anak nag-aaway? O madalas? Madalas, anong dahilan? Alam niya. Kayo na kaya mag-praise, hindi? Pero totoo yun. Alam niyo, ang hirap sa mga pamilya, dapat maging maayos kayo, may away-away. Eh, ganun din tayo sa Diyos. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Paano mawawala yung away na yan? Yung iba, yung mga nag-aaway dito, makabalita, ba't kaya hindi yung kasundo to? May away yan. Ngayon, yung Russia, Ukraine, matagal pong panahon na. Pag inaral mo, bakit sila papataya ngayon doon? Ang daming kwento niya. Nung minsan, iniisa-isa ko, sakit sa ulo. Ang ano lang yan, yung pera, away po yan. Nag-away, pinatay mo yung dating ninuno ko, patayin din kita ngayon. Nagkaroon ako ng pagkakas, ganun po yan. Kaya ngayon, ang problema natin sa Diyos ngayon, paano yan? Eh, galit ang Diyos sa atin. Sa kasalanan, sa tao. Anong gagawin natin? Pero ginawa na, fulfill ng Diyos yun. Sinira niya yung
ating pagiging magkaaway sa Diyos, edi okay na. Biglang parang naging, oy, ito yung problema natin, nag-aaway tayo, hindi tayo maayos. Inalis ng Diyos yung problema, tapos. Kaya ito yung the best family kasi, yung nagpapahirap sa ating kasalanan, yung away, na wala. At pagkatapos, ano na mangyayari? Ay, dito pa rin tayo sa ano, ha? Yung kaligtasan na actually yung point natin dito, eh. Kasi mga save tayo, kaya tayo yung the best na family members. Sabi dyan, for through Him we both have access one by one Spirit unto the Father. Alam niyo ba yung access? Alam natin sa panahon natin ngayon yan. Kasi nga, mga Wi-Fi. Diba? Yung iba sa akin, naiki-Wi-Fi. Pag wala kang password, hindi ka makapasok. O dito rin, kunwari, gusto mo dito mga aircon, mga kain. Hindi basta-basta. Pero sa church ka, maluwag eh. Oh. So pag kilala ka, kunwari, inampong ko si Ezekiel. Ay, ngayon, sa akin na rin yung ano, Wi-Fi dyan. Di ba? Naisip na rin. Pag inampon ako ni Brother James, parang na rin ako may Toyota Revo. Di ba? Ganun po yun. Kaya, access granted. Ngayon, we are no more strangers. Hindi ka na, eh si Baba, uwi ka na. Hindi ka na ganun. Pag inampon mo na yan, o saan kayo punta? Ako din. Ah, sige. Nakita niyo, pag anak ka ng Diyos, ligtas ka. May access ka sa mga importanteng bagay, again, sa langit, na pinakamamayari natin. So, okay, number one, bakit the best ng church? At hindi dapat natin iwanan kasi mga ligtas ang mga tao dyan. Okay, ni-instructs again sa kasalanan, sa mga pag-iabang. Tayo'y naging member dyan, hindi sa basta lang ng tao. Ang Diyos ang naglagay sa'yo dyan. Kaya maganda. At mawala yung kasalanan at yung pag-aaway at may access ka na ngayon sa Diyos at saka mga inheritance at rewards. So, yun yun. So, alis ka pa ba sa church? Ewan ko sa sayo. Meron pa tayong tatlo. Okay? Bakit ito ang the best? Ang family ng Diyos. Sabi dyan, sa verse, balik tayo sa bandang umpisa, sabi dyan, saan mo gusto? May mga kilala ko umalis sa kumpanya simply because hindi daw siya napansin, ganyan-ganyan, di ba? Ganun din sa family. Ba't ka naglayas? Eh, ginugulpi po ako eh. Bumalik ka doon. Hindi mo pwede sabihin gano'n kasi ang hirap. Ginugulpi siya doon eh. Ngayon, kung pinapalo ka lang bilang bata, okay lang yun. Sabagay, hindi ka na makapaglayas kung ganyan ang kaliit kay Richie, di ba? So, pero, number two, bakit the best ang church? Bilang the family of God. Sabi dyan, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. So, mahal ka, lahat ba ng tao, mahal ng Diyos? Alam nyo na, salamat. So, sa iba, ganun yung ano, amen yun. Balik. Kaya nagkakalituan. Ang Diyos ng pag-ibig. Basahin natin sa, ano sa pinabisado natin dati, 1 John 4:7, di ba? Sige nga, Paiko, ready, go. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God. For God is love. He is the God of love. Pero again, ha, hindi lahat ng tao mahal ang Diyos. Yung mga sa impyerno, yung mga anak ng demonyo, galit ang Diyos dyan. Eh, galit din ang Diyos sa carnal na Kristiyano. Hindi katulad ng galit sa okay, kunwari, mga bakla dyan. Kunwari, nagalit ako kay Stephen kasi inutusan ko ang bagal. Kunwari lang. Mabait yan. Kunwari lang, ha. Medyo asar ako, syempre, di ba? Kasi Shana, sabi ko, eh, pag nag-ganyan, karang nga si Richie, di ba? Galit ako kay Shana, ganyan-ganyan sa lapag. Pero hindi ako katulad ng galit ako sa mga bakla, for example. Amen? Malinaw lang sana yun. So, God is love. Kaya yung pamilya niya, ano mangyayari sa pamilya niya ngayon? The best yun, amen? Nakita ba kayo ng pamilya, iniwanan ng tatay? Ang hirap nun. Parang isipin nun, ay, ano man nangyari sa amin? Pinagpalit kami sa kung sino. Amen? Ang hirap. Pero kaya, huwag mo dapat iwanan ng church. At masaya ka, the best family ang church kasi, this is a loving community.
Kasi nagmamahalan dito, lalo magmagaling ang tatay. Mahal niya, kahit paluin niya ngayon niya, mahal niya yan. Nilalagay niya lang sa tamang kalalagyan, kaya niya pinalo. Para matuto. Amen? Amen. Basa ko na kanina yung 1 John 4:7 and 8. Ano pa dito sa ating chapter, sabi dito? We are, paibasa po, ready, go. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in. Okay, kung ang policy ng pamilya nyo, kung company man, ano, maganda, huwag mahalan tayo, hindi tayo magbabastusan, ha? Kasi mayroon mga ganong kumpanya, okay lang sa amin yan. Pero outwardly, sabi na, maganda, best place to work. Yan ang uso ngayon eh. Pero minsan, kunwari lang. Pero kung isipin natin, totoo yun. Ang ganda nun. Gusto ko dito kasi bawal akong dahil lang ibang nationality ako, didiscriminate ako. Sana hindi ganun. So yung mga bansa din ang maganda yung policy dyan, maunlad sila. Ganun din sa pamilya. Kahit yung pamilya mo ngayon, medyo, alam niyo yung mga bata, iba-iba yan eh. Pero minamahal pa rin kayo. Okay? In-encourage yung good works. Gawin mo na mabuti yung kapatid mo. Dapat ganun. Eh, kung kabaliktaran, eh, yung kapatid mo, asarin natin. Nako, di magandang pamilya. Amen? Yan ang gusto ko doon. Loving, ang gusto ko sabihin. It is a loving community. Ano pa? Sabi dito, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers in the covenants of promise, having no hope. Ito naman yung kabaliktaran. Okay? Pag ikaw ay may nasa loving relationship, mayroon ka laging pag-asa. Amen? Hindi yung... Yung katulad nga, pag napapagalitan ka, hindi ikaw yung mag-isip, wala na ako dito, wala na. Pero kung alam mong mahal ka ng tatay mo, nanay mo, kaya ka pinalo, for example, kung naintindihan mo yon at mahal ka talaga, meron kang pag-asa. Amen? Yun lang. Ano pa, hindi lang yung tatay mo, pati yung mga magkakapatid. So, nabanggit natin kanina yung abolishment ng pagkakaaway-away, eh magaling ngayon yung tatay mo. Yung tatay mo, tatay ng pag-ibig. Hahayaan niya ba nag-aaway yung mga anak? Hindi na naman. So, ano mangyayari? Talagang loving community. Mahal kayo ng tatay, kayo-kayo mismo nagmamahalan. Amen? So, ganun po sa... Eh, pastor, sa akin, wala nagmamahal. Baka maarte ka lang. Or baka naman iba yung expectation mo sa ibang tao. Kaya nga ina-align tayo, tayo tinuturuan. Amen? And definitely, ang policy dito sa church, magmahalan yung mga magkakapatid. Wala ka dyang asarin dahil ang gusto mo mang-asar. Masarap kasi mang-asar, pastor. Eh. Ikaw yung tuturuan kong ano, na hindi maging ganyan. Kasi, mga kaharap ka ng katapat mo, kawawa ka din ngayon. Amen? Bilis ba ako magsalita? Okay, so, kaya yan. That he might reconcile both unto God in one body by the cross having slain. So, medyo malinaw to, no, sa soul winning, inaano natin yan, tinatake natin. Pero, pwede natin i-relate yan sa mga magkakapatid. Minsan, normally nag-aaway, pagbabatiin. At pag nagbati na, dati mag-aaway, ngayon magkabati na, masaya. Andun ka sa loving community ng pamilya ng Diyos. Iiwanan mo pa ba yan? Hindi na. Dapat, matalino ka. At maglilingkod ka na lang, at appreciate mo na kung nag-aaway man kayo, at least na nag-reconcile na kayo. So, loving relationship all together. So, last. Dalawa pa palo. Medyo ito yung medyo highlight sa ibang mga preaching, pero tayo points lang natin to dito. So, una, bakit ito yung the best family? Kasi the best yung members, mga ligtas. Tapos tinuturuan pa. Pangalawa, loving community ito, makakasigurado ka dahil ang Diyos ang pinaka-head, ang Panginoong Jesus, pinakita, dinemonstrate yung pag-ibig niya. Eh, magiging loving community talaga yung church, at maganda dun. Hindi ako alis dun. Ano ako sira. Pangatlo, kayo naman ulit magbasa. Ready, go. And God raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ. Okay, so parte ng pamilya po, no, ng buhay pamilya, yung, alam niyo naman siguro, yung bahay. Okay? So, pero maganda na, at least magkakasama kayo noong una. Ang hirap ng magkakahiwalay, magkakagalit. So kahit kayo mag-meet, kung maayos yung pamilya nyo, at least, ayun yung place nyo ng loving relationship, yung bahay nyo. Diba? Pero gusto ko i-challenge lang kayo, no? Eh, paano kung maganda yung bahay nyo? Mas masaya ba yung pamilya?
Hindi nga, kung unari, ano yung mas maganda? Maganda yung bahay o hindi maganda? At makaka-apekto, di ba, kung maganda, lalo sa mga bata, gusto niya may tinatakbo-takbuan, di ba? At least safe sila, hindi sila yung parang nakakulong sa kung ano, di ba? Tatali mo na lang para hindi umalis kasi nga, delikado sa labas, ganyan-ganyan. Okay? So, nakaka-apekto. Hanggat gusto mo, hanggat maaari, I mean, kanya, malapit sa school, malapit sa mga kalaro din na maayos. Amen? Importante ang place. Hindi mo yan ma-underestimate. Kaya ibang mga magulang na matalino rin, iniisip nila yan, kahit minsan mahal, dito tayo, dito papalaki yung mga nako. Amen? Kaya sabi dyan, raised up together. Kaya kami, homeschool yung mga bata, gusto ko sila yung mga magka-close, sila yung magkakaibigan. Though, hindi naman perfect din yan, pero at least, meron silang pagkasama-sama. Nakakita kasi yung mga iba, hindi magkakasama. Parang wala lang, parang hindi sila magkapatid. Kapatid lang sa salita, tsaka sa papel, pero parang hindi sila magkapatid. Amen? So, pero gusto ko lang sabihin, okay, pastor, salamat at the loving community yan, at the best, mga ligtas yan. Pero alam nyo ba, pinovide din sa atin ng Diyos yung sabi natin, hindi ganun kaimportante, pero importante, yung ating place. Ano yung place natin actually? Church, tama yan. Pero alam nyo ba yung talagang sabi dyan, no? And as raised up together and made us sit together in, ano yung place natin talaga? Kahit dito, andito pa lang tayo, ang isip natin nasa langit na. At ganun din yan, ibig sabihin, hindi ka magkakaingitan kung si kapatid ay mas ano siya angat sa akin ngayon. Pare-pareho tayong langit lang eh. Amen? Yun yung place natin, imagine nyo yung bahay nyo, maganda, pwede tumakbo, safe. May kung ano-ano pa yan, yung gusto ng mga may mga laruan, may gusto may madudungawan, yung gusto natin sa bahay natin, di ba? May sariling kwarto, okay, yaman na nun. Kung talaga meron. Na, eh, may langit tayo. May reklamo ka pa. Alam niyo yung ibang taon, hindi nga nila masabi yun eh. Maasal sila sa'yo pag binobrought up mo yung langit tsaka impyerno kasi alam nila impyerno sila. Deep inside. Amen? Huwag nyo nang tatakotin sa soul winning ha. Pero sabihin nyo yun ang totoo eh. Ayaw nilang i-bring up yan sa utak nila. Kasi taga-impyerno sila. Sabi kanina, children of wrath. Pero salamat sa Panginoon, pinovide niya yung langit. Hanggang ngayon pa lang, andito ka pa sa lupa, andun na yung utak mo, andun na yung pag-asa mo. E di ang sarap maging magkakapatid ngayon. Diba? Ang isipin mo, ang hirap tayo ngayon, diba? Wala tayong ginawa, kundi magtitigan. Di man lang tayo nakakapag ganyan-ganyan. But, pero sa langit, sa millennium, but, oh man, oh. No? Amen? Amen. Anong pag di kayo masaya, hindi kayo. Heaven is our place, number 3. Okay, sabi dyan, ano bang mas gaganda doon? At actually, yung bandang huli dito, sasabihin dito yung Panginoon, paano in-establish yung ating, pinasabi kasi dito, parang building natin tayo yan eh. Okay? Yung tinutukoy dyan, si Jesus, yung foundation, yung apostle, yung mga alam mo na, ang sarap ng bahay na, for example, may mga, tawag nila doon, ancestral home, alam nyo ba yun? Iba na medyo, ano, matagal na sila sa place, binild pa ng lolo mo yan, alam mo ba yun, nakita mo, kaya malaki yung bahay natin, ganyan. Sarap nun, di ba? Sa church, ganun po tayo. Pag nakikita natin, bakit tayo, as a Baptist Christian, mga totoong Kristiyano ngayon, ang tindi natin, buduhin mo. Nakarating tayo sa salita ng Diyos, naaaral pa rin natin, na-apply pa rin natin. Salamat! Alam nyo ba yung mga tatay-tatay natin kasi nagtapat din sila. Kaya, ang ganda ng building natin ngayon. In-establish ng Panginoon, mga apostle, at mga tatay natin sa pananampalataya. Ngayon, ang ganda ng ating ginagalawan. Ako na-appreciate ko yan bilang di lang pastor, kahit ang member ako. Noong naiintindihan ko yan, namatay ibang mga tatay natin, hindi naman lahat. Kaya pinaglaban din ng pananampalataya ngayon. Kahit yung mga kulto ngayon, mga kapangyarihan, wala pa silang panama sa ngayon eh. Isang ganyan mo lang, tumba eh. Kasi yung mga tatay natin nagtapat, parang binild nila yung ating, sabi natin yung church natin at yung ating place. Amen? So, dalawa yung medyo kinover ko ha, yung ating place at church, pati yung langit ultimately. Amen? So, the best ang family ng church at ang household of God dahil tayo mga ligtas. Tapos ito yung loving community at maganda ang ating place sa langit. Last, ito naman. Imagine mo yung pamilya na napakasaya. Ano pang mahihingi mo?
Ay, mayaman ka, nga mahalang kayo. Pupogi nung anak, yung ano, pogi lahat. Ganda, matalino. Perfect! Ganun ba kayo? Huwag yung sagutin. Marami, ganun kayo. Ano na lang yung kulang? Dali. Ano na lang kulang? Maganda na yung place. Alam nyo ba? Yung iba. Kaya iba gusto nila mabuhay ng forever. Kasi ayaw na lang matapos to yan. Ganda ng pamilya ko, ganda ng buhay ko. Yung mamatay pa rin sila. Alam nyo ba? Kaya the best ng family ng Diyos. Bukod tayo ligtas, maayos tayo. Kung di man tayo perfect, ini-instruct tayo. Sa magmamahalan, ang bahay natin, langit, sabihin nyo, mamili ka. Eh kung totoo yung sinasabi ng iba, nakakapag-teleport ka sa ibang bansa, di ba? Ako ng tawa to. Nakakapag-teleport ka sa Jupiter, for example, di ba? Ngayon, picture ka lang. Uso na naman yung James Webb ba yun? Bagong ano yun, Hubble, di ba? Gaganda nun. Ngayon, tingala lang tayo nun, wala. Eh pag hindi na tayo namamatay, sayang naman Lord yung creation mo, pwede bang bumisita sa Andromeda Galaxy? Eh, sige, as a reward, pwede. Boom! Ganun tayo, di ba? So, yan, di ba? Ang ganda ng place natin, kaso, kung mamamatay ka rin, edi, naku, mamamatay na ako, yung pamilya ko, sayang naman, di ba? Ang maganda sa atin, hindi tayo mamatay. Amen. Sabi dito, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus Christ our Lord. Okay, dinagdagan ko na lang. Di ba, ang ganda? Perfect. Maganda yung place, maganda yung mga kasama mo, maayos. At hindi kayo mag-iwaiwalay. Pero gusto ko yung kapitbahay ko doon na makasama ko, mag-aadik-adik kami. Ganun magagawin mo? Wala ka namang ewan dyan. Iinuman kami para pag-usapan namin yung problema namin, di nawawala. Pangit naman nun. Dito ka lang sa church! Masaya pa, di ba? Thursday, wala kayo ba? Masaya din kami. Pakinggan nyo yung ano, medyo ewan ko, nangyari. Maganda yung ano eh. May Bible kasi pinag-usapan, tsaka basta may mga gandang ano eh. Sarap yung magkakasama tayo. Amen? Amen. Kaya walang mag-aaway, ha? Kung may mga konti kayong mga immaturity kasi minsan yung mga batang Kristiyan, eh. Kung may pasakitin yung ulo ng tatay nyo, ha? Kasi sakit sa ulo, ba't nag-aaway yung dalawa? Kasi ganito. Ha? Yun lang. Nag-aawayan nila yung ano, ba? Candy, o kaya ano mga pinag-aaway yung mga to? Ha? Laruan. Ano mga laruan ng mga Kristiyano? Yung ano ba yan? Yung ukulele, eh. Yung di ako pinatugtog eh. Wala pa yung sponsor natin eh. Pagkain. Naubusan ako last week ng chicken. Ako nga naubusan, mambira kayo. Hindi ko na-expect kasi mga bata eh. Kaya alam ko naman yun eh. Amen. Sana naintindihan natin. I-desire nyo kung sakali talagang kailangan nyo ma-absent, kung ano man yan. Walang iwanan. Ito na yung the best family, sang ka pa. Eh basta pwede bang sa ibang Baptist din eh, kung talagang yun ang kalooban ng Diyos, siguraduhin mo lang din na kaya ka lumipat, yun ang kalooban ng Diyos. Baka naman gusto mo lamang iwan or something. Okay, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mensahe ngayon na nakita namin, di namin i-despise ang inyong pamilya, ang church. Lord, salamat po, Panginoon, at niligtas nyo kami. Hindi paligtas po yung iba. Panginoon, I pray at totoong maligtas ang bawat isa. Ba't kakaramihan naman sa amin dito, Panginoon, ay sigurado. Kayo, kami po yung mga anak nyo. Salamat po sa privilege na yan. But I pray, mga next steps na gagawin namin, Panginoon, maging appreciative din kami ng inyong blessing. Kami naligtas. Ngayon, familia na kami ng kapamilya na kami. Panginoon, yung part namin bilang kapamilya, mga magkakapatid, Panginoon, perform din namin, makidamay kami sa aming mga pamilya pala namin to, Lord. Madadagdag dito, may mga bago. Tulungan namin sila para maka board in again po, Lord. Ibig sabihin, mga ma-feel at home din po, Lord, sila dito. Yung kalooban, mag-mature ang bawat isa kung paano ang bawat isa nga po, Lord, ay aming ma-enjoy ang fellowship ng bawat isa. So, especially, Panginoon, binigyan kami ng leader, Panginoon, may salamat po dito, Lord. Ang alala ng pastor, Lord, ay gandun. So, I pray na bilang mga followers din, magkakapatid, isang bagay rin na dapat namin gawin ay galang at sumunod sa leadership, Panginoon.
So, ilang po, Lord, enjoy namin bawat isa, ang ganding mga fellowship, ang pagkain, Panginoon, sa iyong providence, Panginoon, kaya pangbasbas din ito. Patuloy kami sa inyong kalooban sa church, Panginoon. Kaya wala natin. Jesus name we pray. Amen.